Hello guys, kain tayo ng ramen. Tapos ko lang ng part-time job. Kakain ko tayo ng ramen. Ayan. Tapos lagyan natin ng layo. Patayin natin. Ayaw pumatak. Pusan ko na lang. Ayos. Then, lagyan natin ng konting shok-shok. Ay. Ayaw. Tayo ng ramen. Ramen. Ayan guys, katapos ko lang mag-part-time. Mag-part-time. Pag Saturday na pa-part-time ho ako. Bali, dalawa ang work. Dalawa ang work ko ngayon. Kailangan hong magtrabaho. Sarap. Pa ako sanay mag-chopstick. Ramen lang po to sa convenience store. May pag kumakain yung mga hapon ng ramen, maiingay. Ganito. Ito ha? Ano sila kumaan? Share ko lang sa inyo. Dito karamihan dito sa Japan. Yung mga Pilipino dito may madaladalawang part-time, tatlo, ganyan. Kasi gusto nilang kumita. Sayang yung, parang sayang yung oras namin. Kasi nandito na kami. Kailangan namin, ang tawag doon, lubos-lubusin na. Parang ganun ka, napapagod ka. Kasi ang problema, mga yun ay stress. Kumbaga, pinipilit namin madagdagan yung kinikita namin para makatulong sa Pilipinas dito financially. Kaya lang po talagang ang dami kasi babayaran dito sa paano kaya sa Japan maraming mga bayarin katulad ng mga tax, insurance, yan, yung mga bayarin. Tapos may dalawa pa akong ano, yung hirap. Kailang po talagang kailang kong magsikap. Kailang kong magsikap para sa kan. Diba? Masaya na ako yung ganito. Sarap na. Pala sa convenience ng ramen, masarap. Kaya kung ako sa inyo, yung mga may mga mag-anak sa Pilipinas, ay mga OFW, iba't ibang bansa, i-ano nyo sila, pahalagahan nyo sila, guys. Ano, bigyan nyo sila ng chance na mag-ipon para huwag kayong hingi ng ganito, ganyan, dadrama nyo ng ganyan.
may sakit si ganito, konting ano lang, may ganito pera, konting kibot, pera ang hinihingi. Hayaan nyo silang maghanap. Aba, hayaan nyo silang mag-ipon ng para sa sarili nila. Para pag umuwi sila, kung anong may mayroon din sila, may share din nila sa inyo yan. Kumbaga, sama-sama yung namin yung kung ano yung tagumpay na tawag doon. Parang kung ano yung meron sila, kung naging kung successful man sila, may share din nila sa inyo yun. Basta hayaan nyo lang sila mag-ipon, guys. Huwag yung mayat-maya, kibot pera. Kasi nai-stress din yan sa mga trabaho. Stress na nga sa trabaho. Tapos, stress nila sa trabaho. Tapos, makakarinig pa sila ng problema galing sa mga sa Pinas. Talagang, baka maging trolala ang mga utak. Kasi pagod, puya. Tapos makakarinig pa ng mga hindi maganda. No. Kaya guys, ito ang advice ko sa inyo. Yung mga may mga kamag-anak sa ibang bansa na OFW lang, na kontrata lang yung na kontrata OFW, na kontrata lang yung mga ano nila sa ibang bansa. Hayaan nyo silang mag-ipon. Bigyan mo nyo sila ng peace of mind. Ng peace of, ano ba yun? Peace of mind. Para maging mas, na, yung, para maging, ano sila sa trabaho nila. Magaan silang magtrabaho. Wala silang masyadong iniisip. Hindi sila madidepress. Kasi pag ganyan, kibot lang pera. Isang kibot pera. Mangungumusta pera. Pangungumusta nga pagdating sa ano naman. Kasunod nun, pera. Magtatanong, pera. Nakakasakit ko ng ulo. Kaya kung ako sa inyo, hayaan nyo silang mag... Hayaan nyo sila. Kung magbigay sila, salamat. Kung hindi, hindi. Diba? Hayaan nyo sila. Huwag nyo silang hingan. Kumbaga, kung sa Pilipinas din, yung mga ano din, gumawa din kayo ng paraan dyan. Kumbaga, magtrabaho kayo dyan. Kasi wala naman ibang, yung mga sarili natin, alam nyo po ba yun? Mga sarili natin. Tayo makakatulong ng sarili natin. Walang ibang tao makatulong sa sarili natin, kundi tayo lang din. Kaya huwag nyo na masyadong asahan yung mga kamag-anak nyo porkit nakakain lang sa labas, may pera na. Nakapamasya sa magandang lugar, may pera na. Ah, pwede ko na itong hingan. Ah, nakita ko lang yun, kumakain ng masarap. Na-upload lang sa Facebook, kumakain ng masarap. Ah, pwede ko nang hingan to ng pera. Kasi ba, huwag ganun-ganun. Ang mindset natin, ibahin natin. Mindset ba? Mindset. Ibay na itong mindset natin. Huwag tayong umasa sa tulong ng iba. Kundi tayo lang din ang makatulong sa sarili natin. Yun lang po at salamat sa panonood ninyo. Hanggang sa muli.